sale namana ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumayin yung lahat. At sumayin rin. Ang pagpapahayag ni Sakeyo na handa niyang bayaran muli ng mas malaking halaga ang kanyang mga nagdinaya ay nagpapatunay na taos puso siyang nagsisisi sa kanyang mga kasalanan at handa siyang makipagkasundo muli sa Diyos at sa kanyang kapwa. Sa linggong ito ay pinagdiriwang natin ang linggo ng kamulatan para sa mga bilanggo. Inaanyayan tayo ng Diyos na huwag tingnan na mababa ang ating mga kapatid na sa loob ng pihitan. Bagkus, ipanalangin natin sila na magdulot nawa ng panibagong buhay ang panahon na ginugol nila sa bilangguan. Mga kapatid, inipon tayo bilang makarim na angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad na lumos. Sino bang tagapagpagaling sa mga nagsisisi? Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Nakaluklukas ka ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Thank you.
Ama naming makapangyarihan ang paglingkuran kaayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong hinalulutan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Panginoon, sa iyong paningin, ang buong daigdig ay para lamang isang butil na buhangin na di halos makatikwas ng timbangan. Para lamang isang patak ng hamog sa umaga sa pisngi ng lupa. Labis-labis ang kapangyarihan mo para gawin ang anuman. Ngunit mahabagin ka sa bawat tinapay. Pinagpapaumanhinan mo ang aming mga pagkukulang at binibigyan mo kami ng panahong makapagsisi. Mahal mo ang lahat ng bagay at wala kang hinahamak sa iyong mga nilalang. Kung hindi gayon, ay bakit mo pa sila nilikha? Walang anumang bagay na mananatili kung hindi mo kalooban. At walang makapagpapatuloy kung hindi mo nilalang. Ipinahintulot mong manatili ang bawat nilikha, sapagkat bawat isa ay sa iyo. Ang lahat ng nabubuhay ay mahal mo, Panginoon. Ang diwa mong walang kamatayan ay nasa kanilang lahat. Kaya unti-unti mong itinutuwid ang mga nagkakasala. Ipinaaalala at binabalaan mo sila sa kanilang mga ginawa upang iwanan nila ang kanilang masamang pamumuhay at sa iyo sila manalig, Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Uh-huh.
Sapagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit na ito ay mabuting lahat. Siya ay tumutulong sa lahat ng tao na may solirani. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan.
Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga duka kalahati ng aking ari-arian. At kung kayo may nadayang sino man, apat na ipayo ang isa sa uli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtas ay dumating ngayon sa sampahayang ito. Libiri ni Abraham ang taong ito. Sabagat na parito ang anak ng tao pang hanapin at iligtas ang nalilikaw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumayin niyo ang Panginoon. So bahagi po ng ating pag-inilay bilang ikatatlumpun isang linggo sa karaniwang panahon at ang linggo bago po dumating ang araw kapistahan ng mga banal at ng mga kapatid natin na nauna na at ang linggo rin bago dumating yung ating kapistahan sa pagkaparangal natin kay San Martin. Ang maliwanag po na kung saan ay nakita natin sa banal na kasulatan ang pagkatagpo nina Jesus at ni Zaccheus. At tatlong bagay po yung nais natin pagnilay-nilayan para po sa araw na ito. Una, sa pagtatagpo po ni Jesus ni Zaccheus, nakita po natin na sa pamamagitan ni Zaccheo na kung talagang katulad ni Zaccheo na nananais natin na makita sa Jesus, ay talagang makikita natin sa Jesus. At kung makikita natin sa Jesus, malalaman natin na siya ang naghahanap sa atin. Katulad ni Zaccheo, na siya gusto umaba na makita kay si Jesus, kaya umakyat siya sa puno ng sycamore, ay noong masulyapan niya si Jesus, noong malapit na si Jesus, ay nagulat siya na si Jesus ang nagsabi sa kanya, sa kayo, pupunta ako sa bahay mo. So, bahagi mo na kung saan ay kung talagang hinahanap natin ang Diyos, makikita natin na tayo pala ang unang hinahanap ng Diyos. Hindi dahil sa hindi tayo matagpuan ng Diyos. Una yung dahil sa hindi tayo nakatingin. Kaya hindi natin napansin na hinahanap pala tayo ng Diyos. Maaari nga siguro tinatawagan tayo, hindi natin pinapansin. Dahil iba yung pinapansin natin sa daigdig na ito. Pero yun po yung una. Kung talagang hinahanap natin ang Diyos, tayo ay siguradong makakatagpo at makikita natin na ang Diyos ang unang naghahanap sa atin. Yun po yung isang katotohanan na ipinamamanik sa atin sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Ang Diyos na naghahanap sa tao. Pero bakit hindi makita ng tao? Kasi tayo ang tago ng tago. Kinakailangan na rin hanapin natin ang Diyos. At sigurado po makakatagpo natin ang Diyos.
katulad ni Sakay. Pangalawa, bahagi na kung saan ay makita po natin na ipinamamanik din sa tunay na pagkatagpo ni Sakayo at ni Jesus ay alin ang elemento ng kababaan. Kasi kung minsan kaya hindi natin nakikita sa Jesus, anong sabi nga ni Jesus? Sakayo, buwaba ka dyan. Kuminsan kasi nakapakatayo ng ating kinalalagyan. Kuminsan inilalagay natin ang ating sarili sa isang mataas na lugar. Kaya baka hindi natin makita at lalong hindi natin na natatampunan tayo ng ating kayabangan. Kaya din po sa unang pagbasa, ay maganda yung unang pagbasa. Ano yung binabanggit ng unang pagbasa? Wisdom breeds humility. Kung talagang marunong ka, makikita mo ang iyong sarili para sa kababahan ng kalooban. Kasi yun ang sinasabi po sa aklat ng kalungan sa unang pagbasa. Lalo ha, na sa pamagitan daw ng karunungan, makikita mo na ikaw lamang ay isang hamog sa umaga, na ikaw lamang ay isang buhangin sa karagatan. Kung pag-uusapan natin sa ating pakipag-ugnayan, sarapan ng buong ikapangan. Kaya po yung mga taong tunay na marunong, yun po yung mga taong marunong magpakumbaba. Sabagat makikita nila yung kanilang katatayuan na ganun lamang tayo kaliit sa harapan ng Diyos. Wisdom brings humility. Ang tunay na karunungan ay siguradong magdudulot sa atin ng kababahan ng kalooban. Yung pong kamangmangan ay hindi lamang po isa, ay hindi lamang po masasabi natin na kung saan ay magdudulot sa atin ang kapalaluan. Ngunit higit sa lahat, kapahamakan. Pero yun, ano? Kinakailangan natin. Kinakailangan natin buwaba para tunay na makatagpo namin sa Jesus. Pangatlo, paanyaya na binibigay sa atin ngayon na ating pagnilay-nilayan na katulad ni Jesus na natagpuan ni Sakayo, ay alin nakita po natin, ha? Si Jesus ay nagbibigay ng pagbabago. Conversion. Pagbabago ng puso. Si bakit? Nakita po natin nung nakatagpo ni Sakayo si Jesus, ano nasabi niya? Ibibigay ko po ang kalahati ng aking ari-arian sa mga lukha. Tiro mo yun? Ibibigay niya yung kalahati ng kanyang ari-arian sa mga lukha. Bahagi yun akong tutusin po. Well, ay hindi naman po requirement na ibigay yung kalahati ng ating ari-arian sa mga lukha. Pero ano yung panyayan na binibigay yung sa atin? Well, kung matularan natin si Sakayo, good. Pero alin, ano? Kinakailangan na tayo rin ay tumulong to extend our help. Kaya nga meron tayong corporal works of mercy. Pangkatawan na pagkilos na nagdudulot ng awa para sa kapwa. At nakita po natin na kung tusin po ay yun ay pwedeng gawin ng sino mang nakatagpo
sa Diyos. Kaya nga po, sa pasimula ng ating pagdiriwang ng Misa, sa pagpapaalala natin ngayong linggo na ito bilang Sunday as a Prison Awareness Sunday, na ating itinutulog yung mga kapatid natin ng bilang ko na nagtitiwala tayo na pwede silang magbago. Change is possible. Change is possible. Ano lang kayo na kailangan? Matagpuan natin si Kristo. Matagpuan natin si Kristo. Bakit ano pa? No? Kasi ano sabi niya? Kung may nadaya akong sino pa, apat na ibayo ang isa sa uli ko sa kanila. Ibig sabihin, kung siya may nadayang na tao na natakadaya siya ng 100, ay ika-apat na beses, ay ibabalik niya yung 400. No? Hindi lang niya ibabalik yung 100. Ibabalik niya yung 400 doon sa kanyang nadaya ng 100. Sa lumang tipan, ay 3 times the amount lang. Kung ikaw ay nakapandaya ng 100, ibabalik mo ng 300. Sa kanya, iba. Ano? 400 ang kanyang ibabalik. Yun ay kung may nadaya siyang sino man. So yun yung kanyang mga pagkilos na alin, na ibinunsod, gawa ng alin, pagkatagpo niya kay Jesus. Conversion is possible. Change is possible. Ano lang kailangan? Makatagpo natin si Kristo. So ito mong tatlong ito, ang inialam natin na maging bahagi ng ating panginilay para po sa araw na ito. No? Na una, kung talagang hinahanap natin si Jesus, matatagpuan natin na talagang si Jesus ang unang naghahanap sa atin. Tayo ay tago ng tago. Kaya nung kinakailangan natin makita, nung na hayaan natin na makita natin si Jesus. Hayaan natin na makita tayo ni Jesus. At tunay na tayo ay makakatagpo ng Diyos. Pangalawa,